Yan mga busing, ito na ang sinasabi ko na i-sprayan ko ngayong araw. 18 days siya mga busing. Yan. So ito yung kanyang itsura. 18 days yan mga busing. Mga maliliit na mga puno lang ito mga busing. Mga grafted yan na mga Guimaras variety. At ito yung mga saging ko, yung mga tanim dito. Yan, may mga bunga sila, mga busing. Yan. Itong manggahan na ito ay sarili ko itong mga manggahan dito. So, konti lang ito mga busing. Konti lang ito, mga 40 na puno lang. Tapos may mga bunga na dyan. Yan kasi inisprayan ko yan ng noong nakaraang mga buwan. Siguro mga 70 days na yan yung bunga niya. Pero konti yung lumabas. Kaya ito inulit ko. Yan ang kanyang kinalabasan. Yan. Ang ganda na ng kanyang labas. Kasi pinilit ko lang yan na isprihan yung nakaraang buwan at konti yung lumabas na bulaklak niya. At yan ang mga kanyang nabuo na mga bunga. Yan. So ngayon nagbigay na siya ng maraming bulaklak. So isprihan ko siya ngayon para prevention sa kanya. May mga bunga yan mga busing. Kunti. Malaki ng ibang mga bunga. May nakikita kasi ako na pailan-ilan na mga alaba natin. Mag-monitor ko dito kahapon. Na mga nakikita akong mga tig-dalawang piraso. May tatlong piraso sa ibang mga bulaklak. Yan ang ating isprihan ngayon. 18 days. Yan. So ipapakita ko sa inyo mga busing. I-share ko sa inyo ang gagamitin ko ngayon sa kanyang 18 days. Yan, para maproteksyon na naman ang ating mga bulaklak. So mga 2 drum lang ito siguro, o mahigit 2 drum ang magamit natin dito. Yan, yun pa. O tingnan nyo mga busing, maliit pa lang yan. Yan, maliit pa lang yan na puno. Ang grafted yan. Yan ang kanyang tsura. So gagamit ako ngayon ng isang insecticide na medyo mabaho, na pang alternate ko lang mga busing. Hindi naman yan tuloy-tuloy ang paggamit ko niyan kasi mabaho yung insecticide na gagamitin ko ngayon. Alternate lang yan sa mga ginagamit natin na insecticide, para siyempre maiba naman. Hindi tuloy-tuloy ang paggamit natin ng pare-parehong mga insecticide, para maiba naman. So abangan nyo mga busing, papakita ko sa inyo ang paghalo ko at ang paraan ko sa pag-i-spray. So una natin ilalagay itong ating fungicide. So, porque botar.
Halo agad, halo. Punak bunga. Itong mga busing natin, perfect kayon. Perfect kayon itong mabaho. Okay lang kahit mabaho mga busing, meron naman kami mga mas. Maglalagay lang ako mga busing ng karpap hydrochloride. So, maglalagay tayo ngayon ng 200 ml. Kasi hindi pa ito nalagyan ng full year simula ng first shot. Kaya 200 ml nilagay natin. Ulan pa mga busing, maambon pa. So, tapos ipapakita ko sa inyo mga busing itong nilagyan namin ng abono. Ito dito kami nagkukay, nilagyan namin ng abono noong atin dish siya mga busing. Naglagay kami dito ng ano, putas at saka nalusaw na siguro. Ayan pa mga busing, oh. Dito pa yung, hindi pa masyadong nalusaw yan. Putas at saka triple 14 ito mga busing. Ayan, oh. May halo na triple 14 po ito mga busing. Oh. Napakaraming mga ugat-ugat ito mga busing. So, unti-unti lang yan malulusaw mga busing hanggang sa mag-develop yung mga butil natin at saka hanggang sa pagbunga niya, makakain na yan ang ating tanim. Yan. Kasi laging umuulan dito. Oh, mag-iepekto ito sa kanya. Dito pa. Yan. Ito pa. Oh. Naglagay din kami dito. Yan. Oh. Yan. Hindi pa siya nalusaw masyado kasi yung ulan dito hindi naman malakas. Ito pa. Oh. Putas at saka triple 14 po ito mga busing nilagay namin. So, isang linggo na ito. Hindi pa siya masyado nalusaw. Pero okay lang yan kasi may ano naman siya. Tinambakan naman natin ng lupa. Ayan. Kailangan may tambak talaga na lupa para hindi siya mag-evaporate yung kanyang nutrients. Yan. Ito pa mga busing. Ito pa. Yan. Dito kami naghukay at saka nilagay yung abono. Yan. Oh. Kita nyo yung dyan pa. Oh. Yan. Hindi pa siya masyadong nalusaw.
lahat-lahat ng mga puno dito, mga busing, nilagyan ko yan ng tataba para magiging okay naman ang ating ginagawa. So binibigyan tayo ng magandang bunga, so bibigyan din natin ng pagkain ng ating mga puno. Ayan pa mga busing, mag-umpisa na sana kami, kaso lang ito yan umaambon. Umuulan pa mga busing. So patapusin ko muna itong pag-ambon niya bago mag-spray. Ayan, mamaya wala na ito. Ganito talaga yung klima dito sa amin. Laging umuulan.
Natapos na namin isprehan lahat mga busing. So yan, hintay na lang siguro kami 5 days kasi bala ko mga 23 days babaunan ko ito. So pa tigil-tigil ang spray namin kanina kasi umaambun. So okay na ito mga busing. So kung may matira naman na mga insekto, maubos din yan pagka magpabaon na kami. After 5 days magpapabaon kami dito. So salamat mga busing sa patuloy na panonood. God bless po sa ating lahat. Happy farming!